Guys, magandang araw guys. So, kumusta kayo dyan? Ako guys, ay maaga pa ako nagtawag dito. Nagbabanat. Ayan, so, ako kasi guys, ay isip ko dahil yung mga isda ko sa fridge ay medyo malapit na. Yung sa freezer ay okay lang kasi di ba kahit buwan naman yan ay hindi naman yan masisira. Ayan, so yung gulay ko guys sa fridge namin ay yung iba ay nag-start na siyang mangitim. Ayan, so means ay kailangan na siyang lutuin. At yun nga po ay sabi ko sa inyo, ako lang yung nagluluto dito o kumakain kasi kahit dalawa kami dito guys ay yung isa at kahit ako minsan ay kumakain din sa labas. Ayan. So, kung mag-order kami sa gabi, so, hindi kami nagluluto. Sa tanghali, minsan, nagluluto ako. Pag hindi magustuhan, or pag gustong lumabas maaga, so, yung niluluto namin ay hindi siya nakakain. Kaya, ngayon guys, gusto ko mag-tinula. Tinula bang tawag nito? Or nilagang hita ng baboy. Ayan. Meron ako dito ang hita ng baboy guys. So, maaga ko siya nilabas. At yung isa nito guys ay hindi kakain. Kasi hindi siya kumakain ng ganito guys. Kumakain siya ng baboy pero hindi siya kakain nito. Dahil nag-try na siya, ayaw niya. So, hindi ko alam kung bakit. Pero masarap to sa akin. Pero okay lang yun guys. Naiintindihan ko din naman kasi. Alam niyo na, di ba? Hindi niya nakasanayan yung ganitong pagkain. So, meron pala ako guys nabili sa Turkey's supermarket. Ayan. So, ito ay parang 56 dirham. Ayan. So, ito ay isda. Sa atin ay parang bulinaw. Bulinaw. Ilongga. Ay ba, nakalimutan ko sa Tagalog. Ayan. So, pwede siya pang paksiw. Kasi yung stop doon, tinanong ko siguro siya ay Turkish. May mga kabayan naman doon guys, kasi lang. Siyempre, yung iba doon ay hindi din familiar to, kasi kabayan natin. So, pinatanong ako doon sa isang stop na siguro siya yung Turkish siguro yun. Yan. So, sabi niya sa akin, pwede daw pang oven, ilagay ko sa oven or fry. Kasi nakalagay dito. Ayan. So, parang naka-fry siya na crispy. At ito yung itsura niya guys, yan. Tingnan natin. Kasi masarap to sa... Pero lulutuin ko to guys pag wala yung isa. Kasi pag nandito, magsusuka na naman to guys. Ano to? May ganito to sa atin. Ganyan oh. Parang luto na siya. Luto na yata to. Parang pinaksiw na yata. Ayan, so ito guys, ay Turkish. So, 50, 56 or 52. Iba, nakalimutan ko na. Noong isang gabi ko lang ito guys na bili. Ayan, so pumunta kasi ako doon dahil tapos ko mag-order ng pang-dinner namin. Ako naman ay bumili ako sa kanila. Yung hipo ay yung tahong na may kanin sa loob. Ayan, so yun ang pinakagusto-gusto ko sa pagkain ng mga Turkish. Ayan. At parang niloto na siya guys. Kasi parang pinaksiw na yung amoy niya pala nito. Ayan guys, anyway guys, ayan, may hita ako dito ng baboy dahil ako lang po ang kakain. So kukuha lang ako nito guys ng dalawang hiwa or dalawang hiwa, nakahiwa na siya guys. Ayan. Kasi ayan guys, nakahiwa na siya. Yan. Dalawang piraso lang kasi ako kakain lang nito. At meron ako dito nabili yung papaya. Ito po ay nabili ko din kasabay ng Turkish. Kasi inisip ko ay ako ay tinulang manok. Yun nga lang naisip ko, may baboy din pala ako. So mag-try ako sa baboy. Ayan. Ito, may papaya. So kalahati lang din guys kasi di ba ako lang naman ang kakain. Tapos nakabili din ako ng malunggay. At ito ay nakaraan pa namin na nabili. Tapos yung mga gulay ko dyan sa fridge ay medyo malapit na talaga guys. So, nag-iisip ako kung anong gagawin ko dyan. Kasi ayoko na talaga guys
siraan lagi ng gulay. Ang problema naman, hindi naman kayo sinasadya kasi nga po ay ako lang mag-isa. So, kahit pa kunti-kunti yung bili namin, kasi dati talaga guys, as in, sobrang ang dami bumili nito ng isa pag ito yung kasama ko mamili. Talagang sobrang dami. Ayan. So, lagi kami nagtatapo ng pagkain. Kasi, bibili yan siya ng kalami-dami, tapos, hindi rin dito kakain. Bibili din sa labas. So, di ba, parang buang lang. Buang talaga. Ayan. So, ito pa pala, guys. Ayan. Ako dito, may gatas ko dito. Nagkita ko ng Milo. Ay, Nilo. Ayan. So, ito naman, guys. Nakabili din ako sa Turkish. Ayan. Supermarket yung breed nila. Yung isa yung gusto-gusto ko, yung isang plain. Kaso lang, wala sila. Nakabili ako nung nakaraan. Hindi, akala ko kasi plain lang din yun. Kasi yung gusto-gusto ko sa kanila, yung plain na parang putok or parang putok sa atin, sa amin kasi sa probinsya, ganun, putok ang tawag namin. So, gusto-gusto ko siya ipalaman sa Philadelphia. Ang problema guys ay wala, nakaraan nakabili ako, may palaman siya, so hindi ko gusto. Ayan, pumunta ako nung kagabi, itong nabili ko, ito daw yung plain. So, sabi ko parang ayaw ko pa kasi nga, di ba, parang donut. Pero sabi, nakalagay naman dito ay plain, sabi ni ate. So, yan. Habang ako ay naghihiwa, kakain ng tinapay, tapos may nido. So, lutong Pilipino talaga to guys. At pinapansin nyo guys, wala na ako dito mga tagayan panalas. Kasi yung mga binili ko sa IKEA, pinadala ko sa Pilipinas. So, bumili ako ng mga panibagong ganito sa Almaya. So, maganda siya kasi puti. Siyempre, white is white. White is white. So, anyway guys, ako ay mag-i-start muna dito sa... Dito ko lang muna yung ilagay. Ayan. Meron ako ditong kutsara kasi para dito, diba, sa gitna. So, maghimay-himay lang muna tayo nito, guys, na ito, ibabalik ko ito sa fridge. Sa freezer kasi hindi ko siya lulutuin. Then, nandito yung isa. So, ayaw ko na magkapaay siya ay parang nagmukhang naglilipit. Suka yan, guys. Suka talaga yan. Hindi naman sa naglilinarte siya, pero ganyan talaga, guys. Hindi talaga siya ice well. Hindi talaga yung... Hindi niya kaya kumakait sa isda. Salmon lang yan, guys, ang pinakain niya. Kaya, asin siya. Ayan, so malinis naman na to. Tapos, gawin ko lang dito, guys, ay ibabad ko lang to sa baking soda. Ayan. Tapos, si konti lang yung gagawin ko dito, ay gagamitin ko dito, guys, kasi, di ba, kung isang pakain ito, ayan, at i-try natin yung baboy. Baboy is like. Mayroon din ako dyang ribs ng baboy. At pinag-iisipan ko kung anong gagawin ko dyan. At hindi naman yan masisira. So, napagtanungan namin guys na every first week of the month na kami mamalingke. Kasi, number one, wala naman kumakain dito. Except lang sa nagsasabita. At siya, kakain naman siya ay yung minsan lang na niluluto ko na gusto niya, ire-request niya, yun lang din ang kakainin niya. Pero pag hindi siya magsabi na ganito, hindi. Kasi 100% yan guys, hindi yan kakainin. Dahil magpipizza yan or burger. Tapos yan, mga salami-salami, sausages, pasta-pasta. At saka lamb chop or steak, yan yung mga ano niya. Tapos minsan, bumibili ako ng naka-grill na hipo na malalaki. Yan. So, tapos na po dito. Dito naman tayo. Magpiling galit na galit tayo sa mundo. So, hindi ko na guys mga binalatan kasi yung babalatan po guys ay ayan, konti lang yung... Ibabalik ko kasi ito guys sa... So, ibabalik ko yan siya kasi hindi ko siya kaya kainin yan dahil ako lang mag-isa. At titingnan ko nito mamaya kung ano, baka pwede ko magbitbitan ko yung dalawa ko dun sa karaki na araw-araw kong kinukulit. So, baka bitbitan ko nito yung dalawa doon. Ayan, yun yung dalawa doon na lagi-lagi ko talaga na kakausap. Siguro bitbitan ko na lang sila, no? So, ubusin ko na lang yung
ganyan. Tawag yan. Palabasa. Palabasa papaya. Subusin ko na lang yan at bitbitan ko na lang sila. At dito, siguro ay ubusin ko na lang din yan para, di ba? Alam mo, bigyan mo sila sa bowl lang. So, bitbitan ko na lang dalawa. I-misses ko na lang sila na huwag na sila magbaon. Kasi maaga naman kami pupunta doon, guys, pag ganito na Ramadan. Kasi yung isang buburin dito sa loob ng bahay at buti na lang ay yung mga ano dito ay open. Hindi katulad last year ay sarado. Nagbubuka sila hapon. Ngayon hindi na. Open na sila lahat. Kahit Ramadan. So, ubusin ko na yung baboy at bibigyan ko na lang yung dalawa doon sa may karakib. Bigbitan ko sila ng ulam. Kasi isa masayang naman, di ba? Parang hindi na rin sila magbaon. After nito, imi-message ko na sila, guys, para maaga pa at least hindi na sila makapagbaon. Yun kasi, guys, yung dalawa yung kakulitan ko. Makikita nyo dyan may lagi ako may video dyan sa karakit. Kasi yan sila dyan na dalawa. Yung halos araw-araw ko talaga pinupuntahan. Araw-araw talaga. Yan. Kasi lumalabas ako at naglalakad. So, ang punta ko doon lang sa kanila. Tapos sa Almaya, o di kaya naglalakad-lakad ako dyan sa may Marina Walk. Kasi pag pumunta naman kami sa Marina Mall, ay yung isa naman yung kasama ko. Yan. So, ganun lang, guys, yung daily routine ko dito sa Dubai. Di katulad nung sa Abu Dhabi na marami akong napupuntahan at saka wala pang pandemic yun. Lagi ako sa IKEA, lagi sa H&M, araw-araw sa Hamdan. Ayan. So, ngayon wala. Ito lang talaga, guys. At konti-konti na ako na sanay. At mayroon naman ako dito lagi nakakausap yung sa Messenger naman. Si Dills TV ng Dubai. Ayan. So, yan din yung dati si Ate Sara. Kaso lang si Ate Sara ay busy na siya. So, si Dills lagi ko na siya ngayon nakakausap. Shout out sa Dills TV ng Dubai. Ayan. Hindi matuloy-tuloy yung nakatcha namin dalawa kasi yung day off niya, Friday. Tapos ako naman, hindi ako pwede ng Friday kasi pag Friday ay lumalabas kami maaga. Kumakain kami sa labas. So, hindi ako pwede. Alam naman na sasama ako sa kanya tapos iiwan ko yung isa. Diba? Kaya hindi magkatugma yung araw namin dalawa. So, pwede ako anytime, any day. Wag lang Friday ng umaga. Paghapon, pwede na ako pag nasa Marina na kami kasi yung isa nanonood na lang niya ng mga sport-sport doon. So, kaya ako lumalabas kasi naboboring ako. Tapos babalik na ako niyan. Ang tagal ko na niyan, guys, isang oras kung kasama ko si Ate Sara. Matagal ko pag ako lang nag-isa ay kalahating oras doon sa doon ako sa karakid niyan. Doon niyo ako makikita. Kasi yun lang talaga ang pinupuntahan ko. Wala nang iba. Kasi hindi mo talaga ako, guys, mapalakwat siya sa malayo. Except na lang, kasama ko yung isa. At para lang kaming magic. Ayan. So, ito, guys, ay ubusin ko na lang to at saka ubusin ko na lang din yun. At dagdagang ko ito ko. Message ko yung dalawa din sa karakter na huwag na sila magbakon. Kasi dadalang ko sila ng ulam. Ako nandun na lang sa kanilang buwit. Minsan sa isang araw, pag nandun kami lang business ako dun bumabalik sa kanila, nakikipag-chikahan. Niloloko namin yung mga iba nilang kasamahan na ibang lahi. Kasi mababait sila, guys, lalo na yung mabaitin yung manager nila at saka yung supervisor. Ayan. Kapag pumapunta ako dun sa train na, hi ate! Kasi kinakulit-kulit ko yung mga staff nila. Ayan. So, ayan na, guys. At kwento-kwento pa more.
So yun guys, pinanggal ko muna yung basura para malinis naman tingnan, di ba? So, ayan guys. So nag-message na ako kina Kay na huwag na sila magbaon ng ulam kasi magdadala ako. So lulukuhin ko sana na magdadala ako ng nilagang kabayo. Ayan. So siguro tulog pa yun kasi pang gabi. Pang closing yata siya. Tapos si G naman ay yun lagi yung opening. Ayan. So yun yung dalawa na yun ang lagi kong kinakulit doon pag nandoon na kami sa marina. Ayan. So tabid lang naman dito sa amin guys. Kaya at next year doon na kami lilipat ulit. So ayaw na namin dito kasi mas lalong magastos kasi guys pag dito. So ayan. So gagawa ko ay gagamit lang ako dito ng dalawang onion in English. Sibuyas. Alam mo guys, alam niyo guys, nung bago pa lang ako pinaka-English ako ng isa kasi yung iba daw kasi sabi niya sa akin, yung iba hindi nakakaintindi. At saka wag ko daw intindihin kung ano yung sinasabi ng ibang tao na English ka ng English, ikaw naman, di ba? Kasi hindi naman tayo, di ba? So yung ibang na nakaintindi, understood naman na intindihan na nila yun bakit hindi tayo magaling mag-English. Kaso lang iba, ang iba talaga nang babas talaga guys na akala mo ay mga perfect ko din, di ba? So, ayan. At hindi ko na tiba. Masakit kasi sa mata yung sibuyas na pula. Gigisahin ko to siya guys. Tapos meron pala ako dito magic sarap. Maliliit yung nabili ko. Kasi minsan, doon sa pinapuntahan ko, at bakit ang tigas nito? Wala silang malalaki. So, maliliit yung nandun. Oh, ayan. Hinalo ko na yung basura doon. Ito yung nakakami sa probinsya, di ba? Yung nakikipagkwentuhan, habang hiwa-hiwa ng lulutuin. Yan, so ito yung isa sa mga na-miss ko talaga. At pag nagsabi na talaga na pre-COVID na uuwi na talaga ako. Ayan. Isa talaga, pag naka, yung normal na talaga yung trabaho, ayan, so uuwi talaga ako sa amin. Sasaglit talaga ako sa amin kasi matagal ko lang hindi naka-uwi. Panlagay ko lang muna yan dyan guys kasi ibabad ko muna yan sa baking soda at ako ay mag, habang nakababad yan, ako ay mag-tidy up muna dito. Inuna ko kasi ito guys dahil sa dire-diretso, linisin ko yung bahay. Tapos, pagkatapos ko maglinis dito sa bahay, didiretso na ako ulit dito sa kusina para magluto. Kasi pag 3:30 to 3 PM, lalabas na kami. Ayan. So, yung isa ay huwag daw siyang lutuan kasi bibili na naman siya sa labas. Gusto-gusto niya talaga yung mga pagkaing dry. Ako kasi gusto ko talaga yung mga sabaw. Kasi syempre sanay tayo lagi may sabaw, diba? Ayan. Alam niyo guys, yung isang box na malaki na pizza, ubos kaya niya yan, ubusin siya lang isang kakain. Ayan, so ako naman, hindi mo ako mapakain. Pag nag-pizza siya, ako magja-jollibee. Ganun. Kasi hindi ko alam bakit hindi ako fans ng pizza. So ito ay dagdagan ko lang to guys. Ayan, kasi bali tatlo kaming kakain ito. Ayan, dahil yung dalawa doon sa kalakip at saka ako. Ayan, tapusin ko lang to guys. So guys, ibabad ko lang to dito. Ayan, so dadalhan ko na lang yung dalawa doon na guwapa. Sa Karakib, ayan. So i-share ko na lang sa kanila para tatlo kami. Kasi kaysa naman, nakatambak lang dito sa bahay, di ba? Ayan, so hindi ko naman to pwede padala sa Pilipinas. Kung pwede lang, why not? Ayan, so anyway guys, thanks po. Salamat. Thanks na, salamat pa. Ako ay magliligpit muna. Pagkatapos ko magligpit, so babalik ako dito sa kusina. Kasi ako ay mag-start na magluto dahil maga kaming aalis. Ayan, so once kasi maga kami alis, means yung isa ay kakain na kami sa labas. So, pero ito ay kakain din ako dito. Diba? Maganda na yung naka-charge muna bago lumabas. Kasi baka hindi mo naman magustuhan yung kakainin sa labas. So, ayan guys, babat ko with, kasama na yung bawang guys. So, ito guys, may baking soda. Ayan, may baking soda. Ayan, so para hugasan ko na lang yan pag nag-start na ako magluto. So, ingat-ingat kayo dyan guys. At ulit, shout out pala kay Ace or Migo. Ay naku Buboy, nakakalimutan ko talaga lagi yung channel mo. So anyway, shout out sa pamangkin ko dyan na taga Cebu. Ayan, sa mga taga Pangiranan. Ayan, at sino pa ba? Siyempre, yung nasa ibang bansa, sa family ng darling ko. Ayan, so shout out. Lalo na kay Atelisa. Ayan, so yan kasi guys yung mga nanonood, taga-support ako dito. Ayan, so bye-bye guys at magandang umaga.